naman ng mga miyembro ng PDRRMC o Provincial Disaster Risk Reduction Management ang apat na resolusyon na naglalayong maisaayos ang ilang tulay kalsada at makapagpatayo ng ilang evacuation center sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija na bahagi ng paghahanda sa nakaambang paggalaw ng West Valley Fault na nakasentro sa Metro Manila. Nakasaad sa apat na resolusyon na magkakaroon ng rehabilitasyon sa ilang kalsada at tulay sa bayan ng Bungabon, San Antonio at Laur, habang ilang evacuation center naman ang ipapatayo sa ilang barangay sa mga bayan ng Gabaldon at General Natividad. Manggagaling sa Calamity Fund ng PDRRMC o 5% nito ang ibabawas upang matugunan ang pondong gugugulin sa mga nasabing pagpapagawa na aabot sa mahigit 45 milyong piso. Yung pagpasa or pag-ampienda sa nauna nating naaprobahan na programs and projects under the 5% Calamity Fund. Ayon kay PDRRMC Head Benzelito Parumog, na bagaman hindi direktang tinukoy ng PVOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakabilang nga ang lalawigan sa mga maaaring daanan ng West Valley Fault, ay sinisiguro na nila sa pangungunan ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oye Umali ang kahandaan ng probinsya sa tinatayang pagdating ng isa sa mga pinakamalakas na lindol sa kasaysayan at tinaguri ang The Big One. Sa katunayan, magkakaroon din ng malawakang earthquake drill sa darating na Hulyo upang maturuan ng publiko kung paano at ano ang mga dapat tandaan kapag naramdaman na ang paglindol. So itong sa PDRRMC Council, ito yung standing order ng GOBOI na para naman sa selected or simultaneous sa buong probinsya lang din, kaya lang different approach sa lahat ng munisipyo as well as yung DepEd kasama natin dito, Bureau of Fire, PNP. Pero para kasi pwede natin sila makatulong sa pagkukontak ng earthquake as facilitator. Samantala, dagdag pa ni Parumog na bagaman hindi kasali ang Nueva Ecija sa mga daraanan ng West Valley Fault, ay may sarili naman itong fault na tinatawag na Digdig Fault kung saan bumabagtas ito sa mga bayan ng Laur, Dingalan, Gabaldon, Palayan, San Jose, Karanglan at Pantabangan. Pero paglilinaw niya, walang dapat ipangamba ang mga Novo Ecijano dahil kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault ay hindi ganoon kalakas ang epekto nito sa Digdig Fault. Ang West Valley po ay malayo po ang Nueva Ecija. Meron po tayong sarili na fault. That is the Digdig Fault. Ano po, malamang po medyo gagalaw lang siya ng konti pero hindi po sila magkarugtong. Separate po yung fault po na yon. Sa tala kasi ng PVOX, anumang oras ay maaaring gumalaw ang West Valley Fault na babagtas sa mga lugar ng Makati, Quezon City, Bulacan, Cavite, Rizal, Pasig City, Taguig, Muntinlupa at Laguna. At yan ang local news sa Tinang Balitang Unang Sigaw. Ako po si Mary Joy Perez. Unang Sigaw.